Magandang araw mga kaputol. Sa araw pong ito, pupunta po kami sa Polo. Kasama ko po si Mrs. Kaputol. Magpapatata kami ng contract nung kasama niya sa hospital, yung nurse, si Ate Julie. Kaya halina po kayo. Sasama ko kayo papuntang Polo, Riyadh. Traffic. Pag ganito pong oras, alauna ng hapon dito sa Riyadh, traffic talaga yan. Ikaawat ng mga ganitong oras. Traffic. Eh, usually, wala po naman ditong pampasaherong mga sasakyan. Usually mga private car lahat talaga. Kasi ongoing pa lang yung kanilang metro train. At saka yung mga bus niya, mga buses nila. Kaya puro private car ang dito, taxi. Yan, meron din taxi. Hindi kagaya dyan sa atin, sa Pilipinas, marami kang masasakyan. May tricycle, may pedicab, may minibus. Bus, may van, hindi po ba may jeep, marami ano, may mga FX, kumpara po dito sa Saudi, wala. Kaya po pag may pamilya ka rito sa Saudi, kailangan mo talagang magkaroon ng sariling sasakyan. Kasi mahirap yung service, mahal ang taxi. Pag-aalis kayo, kagaya ng mga ganitong sitwasyon. Kaya kayo maalis, mahirap yung taxi. So, talagang kailangan nyo mag-provide ng sarili nyo yung service. Talaga traffic. Ayan. Yan na rin yung parang bonding namin ni Mrs. Kaputol. Dalawa lang kami, yung mga bata tulog. Galing silang online classes. Para rin yung bonding namin ngayong Valentine's Day. Kahit hindi kami nagde-date, bonding na namin, para na kami nag-date. Dito lang kami sa sasakyan. Ayan. Ganyan lang ang buhay. Mga kaputol. Huwag lang kayo mag-iisip ng kung ano-ano para hindi na dadagdagan yung wrinkles nyo mga kaputol. Ang buhay, lumilipas yan araw-araw. Kaya lang tayo nahihirapan kasi marami nating iniisip. Tayo masyado mag-iisip. Salamatan natin kung anong meron tayo. Move on the best. Dati dito sa Saudi mga kaputol, bawal mag-drive yung mga babae. So, nung nakaraang taon, January 2020, nag-umpisa na pinayagan na nilang makapag-drive yung mga babae. Makapagtrabaho din yung mga babae. Kaya marami na rin mga empleyadong babae sa mga mall, hospital, offices. Yan, marami na. Marami na rin ang hinahire. Mga supermarket, marami na mga babae. Kaya unti-unti nang na-open ang Saudi Arabia. Kumbaga namumulat na sila sa takbo ng teknolohiya. Kasi dati talagang bawal. Mabahay lang yung mga asawa nila, mga Araba. Kaya halos ang mga nagtatrabaho sa kanilang mga bahay. Siyempre, mga domestic helper. Gaya ng mga Pilipino. Pilipina.
Bangladesh, Nepal, India, Indonesia, Tunis. Ano mga hanggang labaw sa kapayan. Pero siyempre mas demand yung mga kababayan natin kasi masino sa trabaho at masipag mga kababayan natin Pilipina. Kaya saludo ako sa mga OFW, hindi lang sa mga babae, mga kababayan natin babae, siyempre mga kalalakihan katulad natin. Nasa Philippine National 9. Ayan mga kaputol, yung parang mga ano na yan, dahon-dahon ng style. National rivalry ng ano yan, Saudi Arabia. Riyadh National Library. Yan, parang mga dahon-dahon ng ano na yan. Napakalaki sa loob niyan. Yan. Ganito pag umaga dito. Saudi oh. Yan yung mga puno ng dates yan mga kaputol. Para mga niyog na yan, yan ang puno ng dates. Yan ang national tree ng Saudi Arabia. Yan yung madalas namin ipasalubong pag kami umuwi. Chocolate. Dates yan. Sarap yan mga kaputol. Pwede mong kainin ng fresh. Pwede yung parang mga inog yung kalahati. Yung kalahati ay yellow pa. Iba-ibang klase ng dates. Kala nyo lang pare-parehas yung puno pero iba-iba yun. Iba-ibang klase. Merong sukari, merong iglas, merong sabaka. Maraming klase ng dates mga kaputol. Ayan naman yung Paisalia Tower. Ayan. Ayan mga kaputol. Yan ang Paisalia Tower sa Riyadh. Isa rin sa mga landmark nila yan. Nung nakaraan, pinakita ko sa inyo yung Kingdom Tower. Landmark din nila yun. Paisalia Tower, yung pinakambilog niyan sa tuktok. Restaurant yan, mga kaputol. May bilog yan sa tuktok. Restaurant yan. Talaga lang matraffic pa ganito oras. Na to, alauna hanggang alas 7 na to. Yung traffic na to. Dami ang sasakyan dito. Parang HR niya sa atin, lagi traffic. Kaya kahit saan, lalo na yung mga mayayamang bansa, talagang mga traffic yung mga kaputol. Ayan mga kaputol, ang Kingdom Tower ng Riyadh. Yan ang fish building ng Riyadh. Ito ang Saudi British Hospital. Yan. Malaki yan mga kaputol. Ayan na nga mga kaputol, dito na kami sa Polo. Ayan yung bahay na yan. Yan ang bagong Polo ngayon dito sa Riyadh. Bumili muna kami ng tubig mga kaputol. Ang mga kakanin. Mga Filipino food. Tinda ni ate. Ang mga kaputol. May biko with latik. May sapin-sapin. May kalamay na ube. May puto maya with ube. Ayan yung mga kababayan natin. Nag-aantay din. Ayan, mga kaputol. Hindi tayo nakapasok mga kaputol. Wala kasi akong appointment. Si Mrs. Kaputol ang may appointment. Kaya siya lang ang nakapasok dun sa ano. Sa Polo. Antayin-tayin na lang natin siya. Hindi natin alam kung anong oras. Pero mag-aantay lang tayo.
doon nga malapit sa trabaho ko yung vaccine. Malapit yun eh. Yun ang natakot ako. Magsimula ng ano ako, parang hindi ko maalala kung meron ba inject sa akin. Tagal ko na dito. Ano po? Yung sa pangipin lang naka-inject sa akin eh. Oo. Pus, wala na. Ayan. Ayan mga kaputol, marami nang natatakot. Tagal ko na dito. 30 years na ako dito. Oo, totoo. Sangipin lang magbunot sa akin. Ayan si Kuya. Taga Sambuanga pa yan, mga kaputol. Ngayon, gusto niyang umuwi sa Pilipinas. Hindi naman ako na ano ta. Kasi inaano niya yung protocol. Yung anong protocol niya sa atin sa Pilipinas. Ano na, kung ilang araw pa kailangan pa bang mag-quarantine. Kasi po, may umuwi kaming kasama namin sa trabaho noong nakaraang linggo. Ano po eh, six days siya nag-quarantine. Doon sa atin, opo, sa Manila. Opo, six days. Tapos yung pang-anim na araw niya, doon siya sinap test. Doon siya kinuna ng araw. Ay, hindi agad pagdating doon niya. Ay, hindi pa po. Kailangan? Six days. Yung pang 6 days nyo, saka kayo isa swab. No, tapos mag-antay kayo siguro mga 2 to 3 days. O pag na negative po, saka kayo ihati sa amin. Tapos pagdating doon sa inyo, depende po sa protocol nung ano yun, nung LGU. Kung anong ano. Yung protocol ng LGU sa inyo, alam mo, yung bayan nyo, depende kung ikaw-quarantine kayo. O i-ano, kung quarantine na lang kayo. Kasi ayun. Ligtas na tayo sa Manila. Opo, yun yung ano. Ayun po mga kaputol. Ayan ang ano, kalakaran dito namin sa Southeast. Ayan. Ayan si Kuya. 29 years na dito sa Saudi, hindi pa umuwi. Kita niya mga kaputol kung anong sakripisyo ang ginagawa niya. Marami kayong bawal. Noong 1987 pa ako dito. Naano niya yung kanyang... Sirado yung kumpanda ko eh. Yung TPP kayo yung ano. Ayan ang mga sitwasyon dito. Kaya nagtataga si Kuya na mag-stay muna para lang makuha yung kanyang benefits sa kanyang kumpanya. Wala nang mag-iintay. Ayan. Puro bukra. Ayan. Attorney dito yun. Puro yun ang Panginoon. Nakuha sa bukra. Kanya mga kaputin. Ayan. Papangakuha ka mga kaputin nung... Tigas naman. Yun yung mga employer tapos hindi pala ibibigay, di ba? Tapos mag-iintay ka sa korte. Alam mo yung 29 years lang hindi umuwi. Anong sakripisyo sa pamilya? Hindi mo nakikita yung pamilya mo. Puro ano lang, tawag, video ko. Ako bro, 1987 pa ako dito. Puri na Panginoon. Isang beses pa, isang beses lang ako umuwi. Ayan, mga kaputol. 1987 pa. 1987. Puri na Panginoon. 1987, December 5. Ano lang ako noong 1987 ha? 10 years old lang ako nun, mga kaputol. Si Kuya nandito na sa Saudi. Ngayon lang, balak ko na umuwi na ako itong April. Oo. Nagpa-plano na si Kuyang umuwi, mga kaputol. Ngayon daw, April. Now ay ano, matuloy siyang makauwi para makasama niya na yung pamilya niya. Malahati po kayo nandito sa Saudi. Baka yung mga anak ni Kuya, puro professional na. Kasi nga, tagal na nandito ni Kuya sa Saudi. Diba mga kaputol? Dito, Ayun. Marami po mga Pilipino mga kaputol dito sa Saudi Arabia. Nandito na rin yung mga pamilya, kagaya ko, nandito na aking pamilya. So kaya hindi ka anong malungkot para sa amin na nandito yung pamilya. Eh paano naman po yung iba mga kaputol na wala dito yung pamilya? Siyempre napakalungkot. Ano? Sama ng buhay ng Saudi Arabia kung hindi nagbabago. Oo, ngayon marami na rin pagbabago dito sa Saudi Arabia. Tumaas na yung tax. Yung mga dependent namin, yung mga anak namin, may mga tax na mga kaputol. 400 riyals isang buwan ang binabayad namin. Ayan po. Muskila. Ninaayos. Kontrata mga kaputol. Maraming dapat ayusin. Ano mga kaputol? Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsama sa akin kahit na hindi matagumpay ang ating lakad. Maraming po salamat mga kaputol. Patuloy tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. I love you all. I love you all. Bye-bye.